malapit na mag 2 years itong tera namin. At kung mapapansin, hindi na maganda ang car mat. Ito yung kasamang mat nung pagkalabas sa kasa. Kaya dapat palitan ko na. Matagal-tagal na rin kasi ako naghahanap ng car mat. Pinagpipilian ko kung deep dish mat o yung rubber deep dish mat pa ulit. O PVC mat ulit, yung coil mat o noodle mat kung tawagin. Kasi yung ganitong mat hindi dumihin at mukhang malinis lagi. Dahil hindi ko pa nasusubukan itong bagong deep dish mat, kaya ito na lang ang pinili ko. Tamang-tama naman at nagbabrowse ako, nakita ko itong mat na ito. Tapos wala akong makitang review. Dahil Hippo Tech Mat ang brand niya, bumili na rin ako para masubukan at para magawa ng content. Ang vlog na ito ay hindi lang pang tera na sasakyan ha, para magkaroon din ng idea yung mga gustong bumili ng ganitong mat, malaman kung ano nga ba ito. Namiss ko na sabihin ito. Tera, simulan na natin. Paghahanap ko online ng car mat, nakita ko itong Hippo Tech Mat Basic sa Shopee. Una akala ko fake Hippo Tech Mat kasi ang mura ng presyo. 3,800 ang price sa Shopee tapos 3 rows na. Yung link nilagay ko sa description section sa baba. So inalam ko kung fake nga ba to o hindi. Sa Hippo Tech Mat Philippines Facebook page, nalaman ko na restock na pala itong basic. Dati kasi isang klase lang yung nakikita ko sa brand na ito. Well, dalawa pala siya. Ang Hippo Tech Mat Pro at Basic na Thailand made pareho. Ang Basic, 3,800 pesos. Textured ang surface, ito ang pattern kapag zoom in. Kung hindi ako nagkakamali, weave pattern ito. Ang Pro naman, 7,000 pesos. Smooth surface. At ang sabi ng seller, mas makapal ito. Both are made of thermal plastic vulcanite material. Kaya walang amoy, hindi katulad ng rubber mat na nangangamoy chemical ang buong gabi ng sasakyan. At masakit sa ulo at ilong. So ito siya, walang box at nakatiklop. Merong part na lukot, yung merong kanto, pero hindi naman na-deform yung buong mat. Hindi ko masabi kung manipis nga ba ito o hindi kasi hindi ko pa nakikita yung generic deep dish mat na TPV din at yung Hippo Tech Mat Pro. Para lumapat at umunat pa itong mat, iiwan ko muna dito ng 2 days para mainitan sa loob ng sasakyan at para ma-disinfect na rin. Bago ko ikabit, lilinisin ko muna ang ibabaw at ilalim ng mat. Kahit naglagay ako ng interior cleaner, hindi naging madulas yung surface area ng mat. Mapapansin na lumalaban yung microfiber cloth. Magaspang ipunas, maganda kasi hindi madulas ang ibabaw ng mat. Unahin ko munang ikabit itong sa third row. Mas maraming surface contour kaya kailangan ko lang isentro ng mabuti. Lalo na itong part na merong lock ng second row seat. Mahirap kasi kapag sumabit. Kayo din ba nakaranas na ng ganyan? Yung naipit yung mat sa lock ng second row seat,
Ang hirap tanggalin, di ba? Teka, aha! Ayan, kitang-kitang ebidensya. Yung kape tumapon. Cafe latte, light brown. Naku! Naku, sorry! Nasa biyahe kasi tayo, kaya natapon. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba, konti lang at napunasan ko na. At wala namang napunta sa upuan. Sabi mo, konti lang. Baka konti na lang ang natira sa kape mo. Oh, ano bang hinihintay mo? Umpisaan mo ng linisin. Ano pa nga ba? Nakalimutan ko na to ah. Ang maganda ngayon sa mat na ito, kung sakaling meron ulit tumapon, hindi na diretso sa carpet. Masasalo na ng mat at madali ng linisin. Sa second row naman. Ang napansin ko kaya hindi rin pwede sobrang kapal itong TPV mat dahil mahirap siya ilapat lalo na dito sa second row. Kahit na iusog ang front seat, hindi katulad ng rubber, kahit na makapal, mabibend mo pa rin. Maganda ang fit, nice and snug. Ito wala akong idea kung train ba ito o sasalo sa tubig para sa third row o kung ano man. Baka meron kayong idea, paki-comment naman. Maraming salamat. Front passenger seat naman. Kailangan lang i-secure ko itong mat sa retainer ko. Hindi pa masyadong lapat itong sa door sill. Last, driver side. Madali naman ito ilapat kahit na merong pedals. Kailangan siguraduhin lang na secured ang mat sa retainer hook para hindi mawala sa pwesto at hindi umipit sa mga pedals. Iwas disgrasya. Itong sa dead pedal, bitin. Hindi buo ang natakpan ng mat. Sana buo para mas maganda tignan at para hindi doble pag nilinis. Sa ibang sasakyan, hindi ko sigurado kung ganito din. Sa door sill, lapat naman. Itong sa likod na parte, mataas. Maganda para hindi mabasa yung carpet sa likod ng upuan. Sa passenger side, ganito din. Meron mga part na hindi pa masyadong nakalapat. Katagalan siguro kapag nahinitan, uunat at lalapat din ito. Hindi rin naman siguro gagasgas sa door panel. Sa mga corner part ng mat, napansin ko na manipis nga. Pero palagay ko naman, hindi naman agad ito mabubutas. Ang ganda ng mat! Ang ganda ng design! Ang dami nating tiningnan na mat, pero ito yung pinaka nagustuhan ko. Ang nice! Anong brand to? Ah, Hippotech Mat! Ang ganda! Sana makakuha naman ako ng discount para sa Honda City ko. Salamat! Dahil inapakan na niya at nadumihan ng mat, tingnan ko kung madali linisin. So ipapagpag ko lang. Tapos ipupunas ko itong basang microfiber cloth. Well, malinis agad. Hindi kailangan ng brush. Kahit na textured ang surface area ng mat, hindi sinisingit ang dumi.
punas lang malinis na ulit. Kahit meron mga lupot, sana'y consider na ilagay na rin ito sa box katulad ng Pro. Para sa akin, sulit naman itong mat na ito. Branded din kasi, kaya worth it naman ang presyo para sa akin. Thank you again for watching. Consider subscribing to my channel as well. And always stay safe, everyone.